Shalom! Isang mapayapang araw po para sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa panibagong buhay at lakas na kanyang ipinagkalob sa atin. Salamat din sa magdamag na pamamahinga na kung saan ang Diyos ay patuloy na nagpapala sa bawat isa sa atin. Ang mabuhay po sa panibagong umaga ay isa pong biyaya at regalo ng Diyos sa atin. Because life is a gift from God. Purihin pa ang Panginoon, every gising is a blessing, every gising is a thanksgiving, and every gising is rejoicing in God's goodness and faithfulness. Purihin pa ang Panginoon sa mga kababugas pa lamang ng kanilang Facebook, live rin po tayo ngayon sa YouTube. At do us a favor, please do us a favor to share this message to your friends, to your loved ones, so that they will also partake the impartation of God's now word today. Purihin po ang Panginoon. Minsan pa, wini-welcome po namin kayo sa ating morning prayer. So bago tayo magpatuloy, nais ko pong hingin ang bawat isa na samahan po ako sa pananalangin at hingin natin sa Diyos ang kanyang pangungusap sa atin sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa panibagong buhay at lakas na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat din po sa pagkakataon na inyong iginawad sa amin upang kami ay patuloy na makarinig ng mga sariwang minsahit kapahayagan buhat sa inyo. For we believe that your word is a lamp to our feet, a light to our path. The world is getting darker, but if we are guided by your word and allow your word to guide our steps or footsteps as we journey our destiny in this world, Father God, we know that something powerful is about to happen, that you will lead us to reach our God-given destiny. Salamat po na marami, and I also pray, Lord God, for those who are listening right now, experiencing troubles or difficulties in their lives. Father, in the name of Jesus, I pray for your divine covering, Panginoon, para sa bawat isa. I pray for healing those who are sick. I pray, Father God, na ang iyong pong healing power and touch will be upon them. I also pray for those who are in need of provision, Lord. I pray for an open heaven and let provision be released upon them, Father God, in the name of Jesus. And the peace of God, the joy of the Lord will be our strength. And today, Lord God, those who are having difficulties in the area of business, Father, I pray for your divine wisdom, knowledge, understanding in order for them, Father God, to realign their strategies, Father God, towards your strategy. And we believe, Lord God, I pray that those who are in need of God's guidance, I pray for the favor of the Lord to be released upon you today. I pray that wherever you go, the Lord will lead you to the right person. You will have right partners in your business that will make it grow. In the name of Jesus, receive it now in Jesus' powerful name. I also pray, Father God, those who are praying, Lord God, ano, they have their businesses also, especially in the area po ng mga pagtatanim, Panginoon, maaring ito po itaniman. I just pray, Father God, in the name of Jesus, for your favor and protection para sa kanilang mga halamanan o para sa kanilang mga taniman. In the name of Jesus, I pray for a good harvest. Okay, sa pag-harvest ninyo is a good and a plentiful harvest in the name of Jesus. Those who are, ang trabaho, Panginoon, ay nasa daan. Lord, in the name of Jesus, I just pray mga drivers, the Lord will protect you always. The covering or the angels of the Lord will be upon you sa inyong pag-alis, maging sa inyong pag-uwi. In the name of Jesus. And those who are in the hospital right now, in the name of Jesus, Father God, I pray for your divine presence to be upon them. I pray, Lord God, that you work out their faith, Lord God, to become strong and established. I pray in the name of Jesus that, Lord, they will have a personal encounter with you. And Lord, most especially, I pray those who are struggling in their spiritual walk with you, yung mga mayroong pong struggle pagdating ho sa spiritual na kalalagayan, in the name of Jesus, I pray that once again, the fire of God will be rekindled and the Lord will keep the flame burning in your hearts. In Jesus' powerful name, I also pray that the Lord will create this hunger and thirst in your spirit right now, that the Lord will lead you back to your first love for Him.
In the name of Jesus. Tinataas ko rin po lahat ng mga kapastoran, kanilang mga may bahay, maging ang kanilang buong pamilya. In the name of Jesus, I pray for God's divine intervention, divine protection para sa lahat ng mga kapastoran, maging provision mula sa Diyos. I pray that the clarity of God's purpose, the clarity of God's leading, the clarity of God's revelation will be received by your servants together with their families. I also pray for the leaders and workers in the church that they will continue, Father God, to grow in their stature also in the Spirit and to be one with their pastor in advancing the kingdom of God on earth. I also pray for the congregations, all believers of Christ, that they will be on fire for God. They will become lovers of God and lovers of His Word. We thank you and we bless you. We glorify your name in all the earth. Be exalted, O Lord. And we pray continually, Father God, that we continue to pray na patuloy niyo po kaming dalhin sa malalim, matatag, matibay na pakikipagniig at relasyon sa inyo. Help us to always bear in mind that our greatest treasure is none other than you, our relationship with you, and most especially as we walk with you, Father God. Thank you for giving us the opportunity and the privilege to serve you. Thank you for giving us the opportunity and the privilege to serve the body of Christ. And most especially, thank you for choosing us to be part of your kingdom. We bless you and we worship you. I pray that from the beginning till the end of this study, speak to us in a very powerful way. Come on, open your mouth and begin to praise the Lord because you're about to receive your portion today. You're about to receive your provision, your healing. You're about to receive your miracles today in the name of Jesus. Claim it now, receive it now in Jesus' powerful name. There is power in the name of Jesus. The works of the devil are already destroyed. The miracles from God will be released in Jesus' powerful name. Provisions are being released in the name of Jesus Christ, our God and King. The peace of God, the joy of the Lord will continue to overflow your spirit so that you will be able to impart it also to others in the name of Jesus. The greatest thing on earth and the greatest and the most powerful thing on earth is to serve God and to fulfill His purposes in our lives. Purihin po ang Panginoon. Open your mouth and begin to praise Him today. Hallelujah, hallelujah. Huriyandaradakabashikarahanda. Huriyandaradakabababashakayarahanda. Those who are struggling financially, in the name of Jesus, I pray that the Lord will give you the strategies on how to prosper financially, that the Lord will unleash your potentials, unless the abilities and the gifts that God had deposited in your life. And then continue to be guided by the person na itinalaga ng Diyos bilang iyong spiritual covering and overseer ng iyong kaluluwa. In the name of Jesus, I pray, Lord God, for the release of blessings to your people. You have chosen us, Father God, to bear fruit. Remember the revelation in John 15:16. You did not choose me, but I chose you for you to bear fruit, fruit that will last. In the name of Jesus, I pray that your life will become fruitful, will become blessed, will become powerful. You are highly favored. You are a son. You are a daughter of the living God. Take your position today. Rise, arise, and take your position. Take full control in the name of Jesus. You are highly favored. You are super blessed because you are a son. You are a daughter of the living God. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. One more time. Open your mouth and begin to praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pastors, leaders and workers listening right now, come on, open your mouth and begin to thank God. Hallelujah. Our God is good. Our God is faithful. And the Bible says, taste and see that the Lord is good. Hallelujah. Amen. Amen. Come on, come on. In the name of Jesus Christ, receive your portion right now. Receive your blessings. Receive your miracles. Receive your healing. Receive, receive, receive the best from God. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. The Lord, when He said something, it is final. The Word of God is final. Walang alteration, walang revision. The Word of God is final
And He allows us to live until this very moment for us to partake, for us to receive, and for us to taste and to see that our Lord is good and faithful. Amen. Purihin ang Panginoon. Father God, in Jesus' name, I pray that your people will have already received their portion right now in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ, our Lord, King, and Savior, and all the blessed people of God declare, Amen and Amen and Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Glory to God. Come on, come on, come on. Receive, 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 receive your portion today in the name of Jesus Christ, our Lord and King. Purihin pang Panginoon at muli, isa pong pinagpalang araw sa ating lahat. At ang pagpapala ng Diyos sumainyo at sa inyong pamilya, sa inyong iglesia, alatigid sa lahat, sa mga mayroong mga ministeryo na ginagawa para sa Diyos, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon, patuloy kayong gabayan ng Diyos at dalhin ayon sa kanyang kalooban upang ang lahat ng ating ginagawa ay maging pagpapala, una sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa. Purihin ang Panginoon. So we are in the continuation of our series, The Jesus Pattern of Prayer. You know what? Prayer is very vital in the life of a believer. Ang pananalangin po ay napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Subalit, ang pananalangin, pagka hindi po natin ito lubos na maunawaan, tayo po ay nag-fall o nahuhulog o nailalagay sa isang kalalagayan na parang ito ay nagiging obligasyon na lamang. Isa pong mga symptoms po ito, mga kapatid, na sasabihin ko that you already have a problem sa iyong prayer life. Number one, kung ang iyong pananalangin ay obligasyon na lamang. Okay? Ibig sabihin, ikay pumupunta lamang sa pananalangin kasi kailangan. Okay, ginagawa mo na lamang ito dahil Kristiyano ka. So, kailangan. Symptoms po yan. Pangalawa, sa iyong pananalangin ay wala na po kayong mabanggit na iba, kundi paulit-ulit na lamang. Okay? Kung ano yung pinalangin mo kagabi, ganun yung pinalangin mo ngayon at sa mga susunod na araw. So, nothing new. Pangalawang symptoms po yan na mayroon po kayong problema o may sakit sa panalangin. Pangatlo, ang pananalangin po ay hindi ka na ganun ka-passionate. Ibig sabihin, pag nasabi ng prayer, parang ang dating sa iyo ay burden. Pag sabi na mag-pray na tayo, lalo na po sa atin sa School of Church Builder, mayroon po tayong tinatawag na prayer altar. At pagkatapos mag-picture tayo, maglagay tayo done praying. Pero yung iba sa atin, pagka malalaman mo may sakit ka na sa area ng pananalangin, kung ang pananalangin sa iyo, pag sinasabing magpipray na tayo, para bang napipilitan ka at mas gusto mo pang gawin yung ibang mga bagay. Okay, lalo na pag mayroon kang ginagawa na sa tingin mo mahalaga, tapos dumating na ikaw ay, kayo ay mananalangin na, at pagdating sa pagtinawag ka na magpipray, parang sa iyo parang tapusin ko muna ito. So, yan po yung symptoms na ang buhay pananalangin mo ay mayroon na pong problema o kumbaga sa isang katawan ng tao may naramdaman na may sakit na. Pangapat, sa iyong pananalangin, hindi ka na excited. Kumbaga sa pananalangin mo, nagmamadali ka na, gusto mo na matapos na agad. Gusto mo amen na kaagad. Okay, so yan po yung pang-apat na symptoms na para bang nagmamadali ka. You do not cherish the time that you are standing or you do not cherish the time to talk with the King. Okay, pang-lima, hindi mo na nare-recognize na ikaw'y nakatayo sa isang napakagalang-galang kataas-taasan, napakadakilang Diyos na hari. These truths, these revelations na hindi mo na na-cherish o hindi mo na napapagyaman, hindi mo na nabibigyan ng pansin, yung nakalimutan mo, talagang hindi mo na alam, yung bang pumurul na yung iyong understanding that you're, the moment you pray, you are standing before the King, you are talking with the King, okay, you are listening to the King. So wala na yung rulership, yung kingship ng Panginoon. Kaya ho yung iba, pag nananalangin, para lang nakipag-usap lang sa isang kapitbahay o kaibigan o kung sino lang napakaliit na tao or normal lang na tao. Go back to your senses, return to your senses. Bumalik tayo sa ating mga ulirat. Tuwing nananalangin tayo, ang kaharap natin hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Mag-behave tayo ng maayos, makinig tayo ng mabuti, sapagkat siya ay mayroong gustong sabihin at pag may sinasabi siya, dapat gawin agad-agad. Drop off everything. Do what God says to you.
At dito po, nagiging tawag ko po dyan, eh, marami pong sumablay sa ganito, sa area po na ito. Lastly, pang-anim, pag ang simptomas po na tayo po ay mayroong pong karamdamang spiritual pagdating sa area ng prayer, is that the moment na you seal everything in the name of Jesus, pagkatapos nito, eh, para bang ang dating sa iyo ay, hay, salamat, natapos din. Okay, so para bang yung prayer, pagkatapos you do a picture and then you post it and then nothing happens. Alam niyo ho, mga kapatid, ang pananalangin po ay ito po'y napakahalaga at ito po'y utos ng Diyos. At pag ang Diyos nag-utos, mayroon siyang mahalagang layunin o purpose na gustong ma-fulfill sa buhay natin. At ang isang paraan para atin itong ma-fulfill ang purpose ng Diyos sa buhay natin ay walang iba kundi isa po sa kanyang napakahalagang pamamaraan ay ang pananalangin. So before, nais ko pong i-ano sa inyo, i-share sa inyo ano, yung Jesus pattern of prayer. So we've done already, na-discuss na natin na the Jesus pattern of prayer, ay ito po ay in-encourage po tayo na to always keep ourselves in the spirit of prayer. Ano, 1 Thessalonians 5:17, no? Mabilis lang po ito ha, itong review gagawin natin. Okay, pray continually sa NIV, sa King James, pray without ceasing. Ang pananalangin po dapat ay walang patid. Okay, pinakita ko po sa inyo na ang Panginoong Hesukristo mismo, our perfect model, siya po ang pinaka-modelo, siya po ang pinaka-pattern ng bawat mananampalataya. If you will study carefully the word Christian, the root word of it is Christ. At mayroon po ibang mga mahuhusay po tayong mga kapatiran na naglagay, if you will remove Christ in the word Christian, ang maiiwan po is I-A-N. At napakaganda po, na binili ko po, ibig sabihin, I buy out that, kumbaga, insight. Ang sabi niya, in the word Christian, if you will remove Christ, ang maiiwan po I-A-N. So, nilagyan nila ng magandang quotation, without Christ, I am nothing. Which is true. Okay, mayroon po yung biblical reference, John 15:5. Kung kayo po nagsusulat, ang sabi ng Panginoong Jesucristo mismo, I am the vine, you are the branches. If you abide in me and my words abide in you, you shall bear much fruit. For without me, you can do nothing. Kaya ko nga po binili, ibig sabihin, kaya ko po pinapaniwalaan na without Christ, I am nothing. Okay, so ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 26:41, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Kaya po tayo in-encourage yung Panginoon to pray always or to pray continually, pray without ceasing. Why? Because we are, prayer is one way of defeating the flesh. Why? Because ang ating laman ay wala po itong interest sa mga bagay patungkol sa Diyos, lalo na po sa area ng pananalangin. Tamad na tamad itong laman na ito. Kasi nga po, ang kanyang gusto, mga temporal things. Kaya pansin ninyo, kung mag-cellphone siya, kahit na maghapon, walang problema sa kanya, masayang-masaya siya. Manunood ng movie marathon, walang problema sa kanya. Kumain sa labas, basta wag lang mag-pray, wag lang mag-aral ng salita ng Diyos, wag lang makinig ng salita ng Diyos. And God told us or commanded us to pray. Why? Because prayer is one way of defeating the flesh, taming the flesh, controlling the flesh. Nagkaunawaan po tayo. Kaya sabi niya, watch and pray that you will not fall into temptation. Why? Because the devil is doing everything. Okay? Ang kinukontak ng demonyo, itong laman natin. Kaya nga po, ang demonyo mag-o-offer na kung ano-ano para makuha yung attention ng laman natin. And the moment that we are not strong in our prayer life, dito po tayo naiisahan. At pag oras na atin na pong pinatulan yung tukso ng demonyo, ano nga yung mangyayari? Yung tukso ng laman. Okay, pag bumigay ka doon, ano mangyayari? Ang kasunod consequence. Kaya the moment, every wrong decision will also give and leads you to sa suffering, you know, suffering the consequence of it. Kaya nga pala, kung sinasabi, malaya tayong pumili sa ating desisyon o gagawin, pero hindi tayo malayang pumili sa consequence na bunga ng ating maling desisyon o ginawa. Kaya mahalaga, pag tayo po mayroong prayer life, matibay ang ating prayer life, katulad ng Panginoong Jesucristo, pansinin niyo po, hindi nakaisa ang demonyo kay Kristo. Sa buong buhay ni Kristo dito sa lupa, pinakita niya yung pattern. Siya po'y namumuhay 100% man,
Although he is 100% God, pero nung si Kristo ay nabuhay sa lupa, 100% man. Just to show us the pattern na kahit tayong mga tao, upo, galing tayo sa kadiliman before, pero hinugot tayo ng Diyos sa dilim sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, tayo sumampalataya sa kanya, tinanggap siya bilang Panginoon, Hari at Tagapagligtas. The Lord had given us the power, the grace to govern and the power to prevail in order for us to overcome the flesh. But the problem is, ang sabi ng Panginoon sa Hosea 4:6, my people perish because of lack of knowledge. Because the moment na hindi po tayo magiging masipag, hindi po tayo maging matyaga, at hindi po tayo mga pulido na mga mag-aaral ng salita ng Diyos, then we will fall doon sa pagiging lack of knowledge. By the way, lack of knowledge is being ignorant to the Word of God. At pag ignorant ang isang tao, tandaan ninyo, the devil is the power or the prince of darkness. Okay, sa Hebrew po, ang sabi, ang darkness po, eh, ito po ay ignorance. Ang demonyo po ang pinaka-prinsipe ng lahat ng kaignorantihan. Kaya ang isang tao, kapag ang isang tao ay ignorante, napakalaki ng tsansa na siya paglaruan ng demonyo dahil ang demonyo ang pinaka-prinsipe ng kamangmangan or kaignorantihan. Now, knowledge in Hebrew is also means light. Okay? Kaya nga, Jesus is the light of life. The Lord Jesus Christ is the light of life. Watch me now. Darkness, ano ibig sabihin ng darkness? Darkness is the absence of light. Pumunta kayo sa isang room nyo, madilim, you switch on the light, then darkness flee. Pag ang light dumarating, lalayas ang kadiliman. Same thing. Sa buhay natin, lalayas ang kaignorantihan, lalayas ang kamangmangan, pag oras na ang liwanag. At ang sabi ng Bible, your word is a lamp to my feet and a light to my path. So the Word of God is very, 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 very important sa buhay ng isang tao, lalong-lalo na sa mga mananampalataya. Kaya nga, pag ikaw ay mananampalataya, dapat lover of God ka and lover of His Word. You cannot love God and also neglecting His Word. Contrast yan, paradox yan. Ang ibig sabihin, dapat pagmahal mo ang Diyos, mahal mo rin ang salita ng Diyos. Hindi ka nagsasawa sa salita ng Diyos. The more you expose yourself in the light, the more the Lord will reveal Himself to you. And the more God, the more of God you have in your life, the more na ang demonyo talagang lalayas na. And you will live a devil-free life. So sinasabi ng Panginoon, watch and pray. Magbantay tayo palagi. Anong babantay mo? Yung laman mo. Huwag mo bantayin buhay ng iba. Yung laman mo, bantayan mo. Anong kahinaan mo, bantayan mo. Bakit? Paano mo mababantayan yung laman? Pray. As you pray, you are fine-tuning yourself to the leading of God, Holy Spirit. You listen to His voice. And the moment you listen to His voice, you do what He commanded you. At yan ang paraan para yung laman, unti-unti, ay manghihina at lalong lumakas ang Espiritu. Watch me now. Our flesh is temporary. Pansinin niyo ho, itong katawan lupa natin na ito, tingnan mong picture mo 20 years ago. Ano ibig sabihin? Compared to today, ang laki ng pinagkaiba. Bakit? Yung laman natin nag-wear out. Ano ibig sabihin? Nasisira. Bakit? Kasi contaminated na ng kasalanan ito at marami ng epekto ng kasalanan. Kaya itinakda ng Diyos na mamatay ang laman natin. Watch me now, ha? Ang laman natin ay temporal. Okay? So, kung maintindihan ninyo dapat mga kapatid na ang laman natin, dahil temporary ito, ang gusto nito ay mga temporary lang na mga bagay. At hindi ako nagsasalita na basta sinasabi ko lang. Alam ninyo ang sinasabi ko. Dahil temporary ang ating laman, temporary mga bagay ang gusto nito. Ang mga bagay patungkol sa Diyos at ang Diyos mismo ay siya'y eternal. Ang katawang lupa natin, ang laman, temporal. That is why ang sabi sa Galatians 5, they are in contrast with one another. Kaya hindi natin magawa ang gusto nating gawin. Nagkakanawan po tayo. Kaya nga, inuutusan tayo ng Diyos na mag-pray. Hindi pakiusap to, utos. Mag-pray sa lahat ng panahon. Bakit? Because there is a battle going on. Mayroong spiritual warfare, spiritual battle inside us. The battle between the spirit and the flesh. The moment ikay palagi, ikay prayerful, pag sabihin prayerful, full of prayer, ano mangyayari? Then your spirit, you're reinforcing, you are feeding your spirit, and it will become strong so that the battle between the flesh and the spirit begins, then the spirit will win. And if the spirit is winning, then we are following instructions of the Lord. Nagkakunawan po tayo. So ang laman natin ay wala po itong gusto
at hindi ito nagnanais na sumunod sa Diyos, makinig ng salita ng Diyos, lalong-lalo na manalangin sa Diyos. Parina, ang pinakatrahedya ay ito. Ang laman na ito ay gusto temporal ng mga bagay. At ang lahat ng temporal na bagay na gustong-gusto niya, nasa sanlibutan, nasa mundo. Clear. Listen carefully, ha? Sulat niyo ito. Ang bad news ay ito. Dahil sa kamangmangan ni Adan tsaka ni Eva, na ikunakuha ni Satanas, nanakaw ng demonyo, yung authority na binigay dapat ng Diyos sa tao. Okay? Ngayon, ang sabi sa 2 Corinthians 4:4, the God of this world is none other than the devil. At siya yung bumubulag sa mata ng mga hindi mananampalataya, maging ng mga mananampalataya, para wag makita ang kalawalatian ng Diyos sa mga hindi mananampalataya, at magiging mangmang at ignorante sa salita ng Diyos. Wag makita at hindi masilayan ng mga nagsasabing Kristiyano ang salita ng Diyos. Nagkakanawaan tayo. So ang laman na ito, ang kanyang gusto ay mga temporaring bagay, kasi temporal din siya, temporary. At ang bad news, ang sad news ay nandoon sa mundo ito. The moment na pagbigyan ng tao, maging mananampalataya ka o hindi, pag pinagbigyan mo yung laman mo, dadalhin ka nito at pabalik ka sa sanlibutan. Pagdating mo sa sanlibutan, posas, the devil will catch you, the devil will imprison you, the devil will put a stronghold on you. Kaya maraming sinagsasabing mananampalataya sa title Kristiyano, pero sa gawa, gawain ng hindi mananampalataya. Ang tawag diyang carnal believers. And carnal believers cannot be used by God, because carnal believers are dangerous vessels. The devil can operate in their lives, and the God Holy Spirit can also operate in their lives. So they are not useful to advance the kingdom of God. Are you listening? Ito ho ang problema, malaki. Ngayon, paano ito ayusin, itong laman na ito? Okay? Kasi hindi ka makakahiwalay dyan. Hanggat buhay ka, kasama mo ang laman mo. Kaya binanggit ko nung nakaraan, 3 greatest enemy that we have: the devil, the world, and your flesh, yourself. Demonyo, talo na 2,000 years ago, kaya huwag na pagpapansinin yan. 2,000 years ago, talo na yan, sinilyuhan na ni Kristo ang victory natin sa cross ng Kalbaryo by the blood of Jesus Christ, our Lord and King. Pangalawa, the world. Kaiwas sa sanlibutan, although pabalik-balik minsan, pero kaya na natin i-resist. Why? Because talo na, ang pinakamalupit na kalaban, the worst enemy that we have is none other than ourselves or the flesh. Kasi kasama mo yan kahit saan ka pumunta. Kaya kita mo, mabilis ma-offend pa yung iba mga selfish pa, yung iba gagamitin lang yung iba para sa kanilang kapritso at gusto nilang mangyayari. Napansin niyo? Ibig sabihin, this flesh na inaalagaan mo, pinapaganda mo, pinapakain mo ng masarap, rebeldian. Kaya nga, mahalaga. Okay? Kaya inaano sa atin ng Panginoon, inuutos sa prayer and fasting. Fasting is not simply because you want to ask something from God, magka-fast ka. No. Fasting is weakening the flesh and empowering, strengthening your spirit. Are you listening? So, paano itong flesh na to? May pag-asa pa ba ito? Kaya nga sabi ni Pablo sa Romans 7, sabi niya, kawawa ako. Kasi kung anong gusto ko, di ko magawa. Yan ang kagagawa ng laman mo. Yung hindi ko gustong gawin, yun ang ginagawa ko. Kawawa ako. Sino makapagligtas sa akin? Sabi ng Bible, salamat sa Diyos dahil kay Jesus Cristo na nagliligtas sa akin. I'm just paraphrasing it. Watch me now. Is there a hope? Is there a hope for the flesh to be sanctified? My answer is a big yes. 1 Thessalonians 5.23. Pakisulat niyo. Mahalaga ho ito. 1 Thessalonians 5.23. May God Himself, okay, sanctify you through and through, your whole spirit, soul, and body. Praise God. The one who called you is faithful, and He will do it. Malinaw? So may pag-asa, ma-overcome mo yung weakness mo. Huwag ka maniwala kay Satanas sa pagkakaikay kinukundem at sinasabing pa-worship-worship ka pa dyan, patinatin ka, eh, kaganin na lang, meron kang ginawang kasalanan, o di kaya, meron ka namang kahinaan. Don't worry. One day you will destroy all the works of the enemy and your flesh will be sanctified. How? Oh, listen carefully. How? Una, prayer. Paalaga po. Magiging passionate tayo sa area ng pananalangin. Pray without ceasing. Pag sabihin,
praying without ceasing. You are fine-tuning. You in tune your spirit to the Spirit of God. You listen to the leading of God, Holy Spirit, who is inside you. Itong problema na marami, hindi alam eh. Kaya nga pag sabing ignorante, pag sinasabing lack of knowledge, akala natin ang Diyos nandun sa kalangit-langitan. Ang Diyos ay kasama natin. Christ in you, the hope of glory. Paano si Kristo nanaan sa iyo? Sa pamamagitan ng kanyang pagdeposito sa atin, ng banal na Espiritu. And God, Holy Spirit, lives inside us. But because of ignorance, akala natin ang Diyos malayo. Sobrang lapit ang Diyos, nanahan nga sa iyo eh. Pero pag hindi mo siya papansinin, hindi mo siya kakausapin, He's a gentle God. He will not force Himself. That is why He will send preachers giving you sharp and strong messages for you to be awakened, para magising. Nandyan sa iyo ang Diyos, kasama mo ang banal na Espiritu. Tanong, kinakausap mo ba? Patanong, tinatanong mo ba? Pangatlo, sinusunod mo ba? Ito ang problema. Ngayon, how to sanctify your flesh? Always lead your flesh. Always lead yourself in the presence of God. Because in the presence of God, the devil is off limit. In the presence of God, the devil cannot touch you. In the presence of God, the devil will flee. So kung naroon ka sa presensya ng Diyos palagi, nananalangin ka palagi, anong boses na naririnig mo? It's the voice of God. And you will never hear the voice of the devil. Bingi ka pagdating sa pangungusap ng demonyo. Ano mang condemn ng Diablo sa'yo, wala kang naririnig. Ang naririnig mo, pangangaral o pangungusap ng Diyos. Naririnig mo ang salita ng Diyos, kapahayagan ng Diyos. Nagkakaunawaan tayo. Nagkakaunawaan po tayo. So the more you immerse yourself in the Word of God, the more you immerse yourself in prayer, the more you immerse yourself in the presence of God, ano nangyayari? The flesh is now beginning to adapt the environment of God's presence. Ooh, hallelujah! At habang natikman ng laman mo ang kagalakan mula sa Diyos, ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan, kagalakan, unspeakable joy, unspeakable peace beyond what the world could give, then the flesh will now begin to taste and see that the Lord is good. Kaya pagbalik niya ngayon sa world, hindi na siya sanay, hindi na siya napiplease, hindi na siya nasasatisfy ng mga bagay sa sanlibutan. Ang nakapagsatisfy na sa kanya ang mga bagay mula sa Diyos, mga bagay na spiritual. Ngayon, dahil na-sanctify na ang flesh mo by the Word of God, in prayer, and in the presence of God, what comes next? The flesh will always long to come to God. Katulad ni David, ang sabi, "One thing I ask of the Lord, this one thing do I seek, that I may dwell in the house of the Lord, to gaze upon the beauty of the Lord, and to seek Him in His temple." Bakit nagawa ni David? Because David was about to control, he was about to defeat the flesh, okay, and brought it in the presence of God, in the Word of God. Pwedeng mangyari. But again, dahil binigay kong example si David, ang pinaka main point, hindi yan nakukuha sa isahang araw lang o isahang linggo, isahang buwan, or isahang taon. Dapat gagawin natin ang pagbababad sa salita ng Diyos, sa pananalangin sa Diyos, at sa presensya ng Diyos habang tayo ay nabubuhay. Ba't ko nasabi? Because even David was named or called by God as a man after his own heart. Dahil si David ay hindi naging consistent. Imagine nyo kung si David ay nagpray noon, nasa espiritu ng pananalangin, nasa salita ng Diyos, nasa presensya ng Diyos. Palagay nyo kaya papatulan niya si Bathsheba? Palagay nyo kaya gagawin niya yon? But because of inconsistency, makinig kayo mga kapatid, it doesn't mean that you're victorious today, you will be victorious tomorrow. Walang guarantee. Tanda nyo ha? Watch me now. Walang garantiya ng isang mananampalataya ay magtatagumpay sa lahat ng panahon. Maliban na gagawin niya ang prinsipyo ng Diyos, lakaran niya ang pinapagawa ng Diyos, gawin niya ang pinapagawa ng Diyos, lakaran niya ang mga prinsipyo ng Diyos. Magbabad sa presensya ng Diyos, magbabad sa salita ng Diyos, magbabad sa pananalangin sa Diyos. What I'm
telling you today, what I'm teaching you today will save your life forever, together with your family, together with your generations. But if we fail to do this, kung si David nga naman after God's own heart, nahulog pa eh. Eh wala pa na, mayroon na ba sa atin dito na sa kalibre ni David? Palagay ko, wala pa. Eh kung yung man after God's own heart, nahulog pa eh. Tayo pa kaya? That is why, nililinaw ng Panginoon, tama na yung pagkakamali ni David. Because makita ninyo yung consequences. Again, we are free to choose of the decisions that we're about to make. But we cannot choose the kind of consequence or consequences of our wrong decisions. Mayroon talaga yan. Maniwala kayo mga kapatid. It is the biblical principle, what you sow is what you reap. Pag may tinanim ka, tiyak talaga may anihin ka. Siguraduhin mo lang ng tinanim mo tama, kalugod-lugod, kanais-nais, kagalang-galang at katanggap-tanggap sa Diyos. Kasi tatanggap ka rin ng kanais-nais, katanggap-tanggap at kagalang-galang na pagpapala mula sa Panginoon. But the moment nagbigyan mo yung laman, you violate the Word of God. Walang katakas-takas, walang kaligtas-ligtas at walang kapaltos-paltos. Mayroon kang consequences na tatanggapin. Ang problema, hindi ka pwedeng mamili. You want a biblical proof? Napansin niyo ba si David nung nagkaroon ng pagkakataon sa Biblia na inudyukan siya ng demonyo at ang sabi sa kanya, pabilang mo kung ilan ang sundalo mo. You remember that? It was the work of the devil and tempting the flesh of David. Pangalawang pagkakataon sa buhay ni David na hindi na naman siya naging aware. Kaya nga yung consistency, ulitin niya, sulat niyo po ito ha. Consistency, immersing yourself in the presence of God. Pangalawa, immersing yourself in the Word of God. Immersing yourself in prayer to God. Hindi na naman naging consistent. Nagbuyo na naman tong demonyo. Lagi niyo tandaan hanggat nandito tayo sa lupa, yung buyo ng diablo, yung temptation ng demonyo, ay nandyan palagi yan. Kaya nga yung consistency natin in immersing ourselves in the presence of God, in the Word of God, and in praying to God, mahalaga yun. Okay, kailangan palagi yun. Nilalakaran natin yun. Makinig kayo mabuti. Bumuyo ang Diablo, bilangin mo. Sinabi niya kay Joab, bilangin nyo yung ating mga sundalo. Sabi ni Joab, paano? Mahal na hari, kailangan pa, napakarami na natin. Bilangin nyo. Wala silang magawa. Naggalit ang Diyos. Bakit? Kasi ang pagbilang sa mga sundalo, yan po ay gusto ni David magmalaki. Gusto ni David sabihin na ganito na yung kanyang puwersa. Hindi na naman niya nakita na nangyari lang yan dahil sa pagpapala at pabor ng Diyos sa kanya. O makinig mabuti. Naggalit ang Diyos, pinapili siya ngayon sa konsekwensya ng kanyang ginawa. Kita niya na? At ang mga consequences na kanyang pagpipilian, nako, kahintik-hintik at talagang nakapangingilabot. 3 buwan sa kamay ng mga kaaway na pagpapatayin kayo. Okay? Or, ang dami ang pinili, sumagot si David. Nakita nyo? Pero huli na eh. Sabi, 3 araw sa kamay ng galit na Diyos. Mamili ka. Mayroon pang isa gutom ng ilang buwan. Alam mo pinili ni David? Alam niyo ho, pag ikaw isa na sa presensya ng Diyos, kahit na yung consequence ay matindi, gusto mo pa rin sa kamay ng Diyos. Anong sabi niya? 3 araw. If I'm not mistaken, 3 araw sa kamay ng Diyos, ng galit na Diyos. 70,000. Patay agad. Gusto pa ng anghelo tuloy, naawa lang ang Diyos. Tama na. Nakita niyo ho? Ang bawat desisyon natin, pwede niyong isulat ito mga kapatid para ho mayroon tayong malalim na pag-uusap at pag-natutunan sa araw na ito. In every decision you make sure the flesh has no participation on it. Pakisulat ulit. In every decision we make sure the flesh has no participation on it. Because the moment na may participation ang laman sa bawat desisyon na ginagawa mo at ginagawa ko, asahan mo na
ang consequence na mapait at hindi mo magugustuhan. Sa mga nakikinig sa akin ngayon, alam mo na nasa kalalagayan ka, na hindi kinalulugdan ng Diyos. Narinig mo ngayong umaga ang pangungusap ng Diyos sa iyo. Kapatid, cut it off. Putulin mo na, itigil mo na, at huwag mo nang ipagpatuloy. Because the more you continue living in sin, the more you continue doing the things that is violating the word and the principles of God, the more na nag-a-accumulate ka ng consequences. At lagi mong tandaan, ang kasalanan ay sarap na sarap ang laman dyan. Pero ang consequence, kabayaran dyan ay talaga naman. 1,000 pait times 1,000 ang pait, hirap at pagwasak sa buhay mo niyan. Pastor, paano pag itigil ko, may mga consequences sa mangyayari, natatakot ako? Ito ang sasabihin ko sa iyo. Sabi ni Dr. Charles Stanley, just obey God and live all the consequences to Him. May consequence talaga. Ang isang maling ginagawa pag itigil mo, mayroong consequence yan. Pero maganda na kung tumigil at kung mayroong mang consequence, at least tinigil mo para sa kapurihan at bilang paggalang mo sa Diyos. Pagdating ng consequence, mag-provide ang Diyos ng grasya at kapangyarihan. A grace, the grace to govern and the power to prevail. The Lord will not tolerate the consequence, lalo na yung consequences, lalo na kung mali ang ginagawa. Merong kagandahan dahil ginawa mo ang pagtigil para sa kapurihan ng Diyos. Tutulungan ka ng Panginoon. Hindi para alisin ka sa consequence, dadaanan mo pa rin pero magpo-provide siya ng grasya para mapagtagumpayan mo. Malinaw? Malinaw? Alam ko may kinakausap ang Diyos dito sa inyo. Habang nakikinig kayo sa akin, mayroong kinakausap ang Diyos. At kung ikaw ang kinakausap ng Panginoon, huwag ka matakot. You stop that and then come to God. Immerse. Right away, ha? Hindi yung mamaya, ngayon na. Immerse yourself in the presence of God. Huwag kang lumabas dyan. Stay ka. Kung kaya mo itong gaitong prayer, Lord, imprison me in your presence. Mas maganda. Kasi pag ang isang preso, ikaw ay kinulong ng Diyos sa presensya niya. Yan ang prayer mo. Kumbaga, yan ang prayer mo. No? Imprison me in your presence. Siya ang mayroong dikta. Siya ang may otoridad kung kailan kanya palabasin. Ikaw naman. Pangalawa, immerse yourself in the Word. Punuin mo ng salita ng Diyos ang buhay mo. Because the Word of God is a lamp to your feet and a light to your path. The Word of God is powerful enough that will lead you to your victory. Pangatlo, immerse yourself in prayer. You're praying to God continually. Kumbaga, palagi siyang nasa isipan mo, nakatono palagi ang espiritu mo sa espiritu ng Diyos. Nagkaunawaan po tayo, mga kapatid. Okay, so puntahan natin ang sabi ng mga disipulo. Sabi nila, nakita nilang Panginoong Jesucristo, grabe ang pananalangin, umaakit pa sa bundok, pumupunta sa wilderness, at talagang pinakita ng Panginoon sa kanila yung pattern kung paano siya nabubuhay sa lupa, paano siya nagtatagumpay. Ito ang kanyang sekreto. Ito yung kanyang ginagawa palagi, nananalangin. Kaya nga po, kung mayroon man kayo, kung kayo po yung mga mananampalataya na nakikinig sa akin ngayon, kung mayroon kayong pag-aaralan sa Biblia ng todo-todo at ibuhos yung buong panahon nyo, pag-aralan ninyo ang buhay ng Panginoong Jesucristo sa Matthew, Mark, Luke, and John. Paano siya nabuhay, pinakita niya, wala siyang itinago, wala siyang inilihim, ni-reveal niya. At kung paano niya nilampaso ang demonyo, paano niya ang demonyo tinalo, nandyan lahat. Simula ng isilang siya hanggang sa kamatayan niya, nakasulat lahat yan. Yan ang pag-aralan natin. Hindi po ako against sa mga ibang pag-aaral kung ano-ano. Pero lagi niyong tandaan, si Kristo lang ang lumampaso sa demonyo at si Kristo lang ang nagtagumpay. Tumingin kayo, mga kapatid, sa lahat ng tao na nakasulat sa Biblia. Si Kristo lang po ang nagtagumpay at yung mga taong sumunod sa buhay ni Kristo, nabubuhay katulad ni Kristo. Okay, naglilingkod sa Diyos katulad ni Kristo. Ano lang ang punto de vista rito, mga kapatid? Let us pursue Christ-likeness. Know Him and make Him known.
And a good example, clear example, si Apostol Pablo. Hanggang kamatayan niya, talagang sinunod niya at ang sabi niya, itinuring kong basura ang lahat ng aking tagumpay. Makilala ko lang si Kristo ng lubusan. Mga kapatid, ito ho ang pinaka-essence. This is the essence of becoming a believer of Christ. To live like Him, to pursue Him, and to preach, to teach what He was teaching. That is another than the teaching of the kingdom. Nagkakaunawaan po tayo. Buhay ni Kristo, turo ni Kristo, ugali ni Kristo, nandyan lahat dyan sa Bible. Nagkakaunawaan po tayo. Kaya marami ho ang hindi nagiging matagumpay ang mga buhay mananampalataya. Why? Because we follow different patterns. Again, I have nothing against other teachings or strategies or whatever. Pero kung mayroon ka mang mamasterin, ay walang iba kundi ang buhay ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, maliwanag, di ba? Tawag sa ating Christians. Although minsan lang yung binanggit sa Bible, sa Book of Acts. The word Christian, the root word of it is Christ. You remove Christ, then we are nothing. I am nothing without Christ. Kaya nga ho, mahalaga. Maunawaan natin, ano bang focus natin? Iba sa atin, umabutan ng 30 years, 40 years, 50 years. Wala pa rin focus sa pagiging mananampa. Ano ba talaga target mo? Ano ang pangarap mo? Makinig po kayo. Mabuti pa yung mga tao. Tingnan mo tayong mga tao. Pagdating sa pangarap sa buhay, talagang mayroon tayong mga pangarap. Tama? At nabubuhay at ginagawa natin ang lahat. Matupad lang ang pangarap natin. Oh, no offense, at tatawin ko naman kayo ngayon. Ano ang pangarap mo bilang mananampalataya? Ano ang pangarap mo na gusto mong ihandog at ialay sa Diyos? O alam ko walang maisagot ang marami sa atin. Bakit? Kasi nangangarap lang tayo para sa buhay natin sa lupa. Pero wala tayong pangarap para sa ating spiritual na kalalagayan. Mayroon ka ba pangarap na ganito? 5 years from now, ako ay isa ng pinagpalang pastor na naglilingkod sa Diyos. 5 years from now, iniikot ko ng buong Pilipinas para ipahayag ang kapurihan at kaluwalhatian ng Diyos, ang salita ng Diyos. And 10 years from now, iikot ako sa buong mundo. Iyan ang pangarap ko para itaas ang pangalan ng Panginoon, i-advance ang kingdom ng Diyos. Mayroon ba ganun? Alam ko, wala. See? And then we want breakthrough. We want the Lord to open the heavens for us. Shame on us. Wala tayong pangarap para sa Diyos. Wala tayong pangarap para sa spiritual na kalalagayan. Wala tayong pangarap para itaas talaga ang Panginoon sa buhay natin. Imagine nyo, pag mayroon kang pangarap sa lupa, nagkandamatay na sa katrabaho yung iba, umagat araw, matupad lang ang pangarap nilang dream house, kunyari. Nagkaunawan tayo. At pag nagawa na yung dream house, ano ngayon? Titira ka doon, tatanda ka, mamamatay. Nothing happens. But what about in the world, in the Lord? Ano pangarap mo? Meron ka bang pangarap para sa Diyos? Meron ka bang pangarap sa buhay spiritual mo? Nangangarap ka ba? Itataas kita, Panginoon, kahit saan ako mapunta. Yan ang pangarap ko. Itataas ko ang pangalan ninyo, Panginoon. Panginoong Jesus, itataas kita. Pupurihin kita at hindi ako mahiya kahit saan. Pangarap ko yan! Pag yan ang pangarap mo, glory to God. Tunay kang ang taong nabubuhay na mayroong layunin. Nangangarap ako, Panginoon. Pupunta ako sa iba't ibang lugar para ideklara ko ang iyong mensahe, ideklara ko ang iyong salita. At maraming mga taong papasok sa langit. Yan ang pangarap ko! Kung ganun ang pangarap mo, makabuluhan kang ang tao. May kabuluhan ang buhay mo. I'm talking to the believers. Kung ikaw naman nakikinig, hindi ka pa mananampalataya, surrender your life now to God para magiging makabuluhan din ang buhay mo. God doesn't care what profit a man if he gains the whole world. Kita nyo nga. Sabi ng Panginoon, tagalugin ko para mas malinaw. Anong pakinabang ng isa tao mapasa kanyang buong sanlibutan, buong mundo? Mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Kaya ba niyang bilhin itong kanyang kaluluwa gamit ang kanyang mga na-accumulate na kayamanan sa sanlibutan? I'm just paraphrasing, but that's the context of it. Ano pangarap mo? Siguro maganda ito. Dito tayo mag-focus nga. Anong pangarap mo sa spiritual life mo?
Kasi puro tayo pangarap sa physical life natin na mauuwi rin sa wala pag namatay tayo. Pero ang pangarap mo sa spiritual life mo, pagkamatay mo sa lupa, hallelujah! Ang katuparan ng pangarap mo sa spiritual, magsisimula. Nangarap ka ba na itaas at itanghal ang pangalan ng Diyos sa buhay mo? Nangarap ka ba na mabuhay katulad ni Kristo dito sa lupa? Nangarap ka ba na magpapapasok ng maraming tao sa kalangitan? Isa ka ang pangarap mo, magiging agent of change, magiging tunay kang apostol ng Diyos para magdala ng maraming tao, magdala ng maraming kaluluwa, papasok sa langit. Bakit gusto mo na ibigay sa Diyos ang gustong gusto niya? Makinig ka sa akin. Ano ang gusto ng Panginoon? Kasama ba yan sa pangarap mo? Ibigay ko ang gusto ng Diyos. Makinig kayo. Maraming mga kabataan, kung kayo mga kabataan, nakikinig sa akin, o di kaya kayo mga anak, ano sinasabi nyo? Nangangarap ako at pangarap ko na mabigyan ng magandang buhay ang aking mga magulang bilang ganti sa kanilang kabutihan sa akin. Kaya ako nagsikap ng ganito, ginagawa kong araw ang gabi, ang gabi ginagawa kong araw, matapos ko lang, marating ko lang pangarap ko na dream house para doon na magpahinga mga magulang ko. Then after that, what? Nothing. Now watch me now. Bilang anak ng Diyos, ano ang pangarap mo sa Heavenly Father mo? All truths are parallel. Kung pangarap mong bigyan ng karangalan, bigyan ng kapahingahan, bigyan ng magandang buhay ang mga magulang mo dito sa lupa, ano naman pangarap mo sa Heavenly Father mo? Bilang nagtubos sa'yo sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno, bilang nagdala sa'yo at pinili ka para maging kabahagi ng kaharian niya, bilang nagbigay sa'yo ng karapatan at kapangyarihan para maging anak ng Diyos, ano naman ang pangarap mo sa kanya? Sige nga, maganda magkatanungan ngayong umaga eh. Ano ang pangarap mo para sa Heavenly Father mo? Pinangarap mo bang ganito? Hindi ako mahihiya, hindi ako titigil para bigyan ka ng karangalan, Ama, sa lahat ng aking iisipin, nanaisin, sasabihin, at maging sa paraan ng aking pamumuhay. Ito ang pangarap ko para sa iyo, aking Ama. Are you there? Pangarap ko na kahit saan mo ako dalhin, saan mo ako ililid, magbibigay po ako ng karangalan sa iyo. Magbibigay po ako ng kapurihan sa iyo. Makikita ng mga tao ang ginagawa po ninyo sa buhay ko. Makikita ng mga tao ang pagbabago sa buhay ko. Yan ang pangarap ko upang maraming mga kaluluwa ang papasok sa langit. Watch me now. Kung gusto mong ibigay sa Diyos ang pinakagusto niya, ibubunyag ko sa iyo at makinig ka. Ang gusto ng Diyos, hindi ministeryo mo. Ang gusto ng Diyos, hindi ang talento mo. Ang gusto ng Diyos, hindi yung gusto mong gawin mo sa Kanya. Ang gusto ng Diyos, kaluluwa. Magligtas tayo ng kaluluwa. Kasi namatay si Kristo, na-violate ang karapatan, maging kanyang nature, dahil sa kaluluwa ng tao. If you want God to be satisfied with what you do for Him, give Him what He wants. And what He wants from us is none other than souls. At sa aspetong ito, kasama po ako at tayong lahat. Base sa aking personal na obserbasyon, dito marami sa atin ang hindi na ito nagagampanan. Pilit nating pinipihit ang utak natin, sinasabi natin, nagagalak ang Diyos sa aking ginagawa na paglilingkod sa Kanya. Gagalak ang Diyos sa aking ministeryo. Nagagalak ang Diyos sa aking mga pagpapahayag ng Kanyang salita. Well, marahil, nagagalak nga siguro. Pero mayroong kagalakan na hindi kayo mapapantayan ng Diyos sa mismo nagsabi. Kung mayroong isang kaluluwa, kung mayroong isang makasalanan na magsisi at nagbalik loob sa Diyos,
ang buong kalangitan ay nagbubunyi. The Lord had given us the only ultimate thing that will glorify, the ultimate thing that will give Him the joy beyond measure. Na sa kagalakang ito ng Diyos, inanyayahan niyang buong kalangitan at ang lahat ng naroon na magbunyi at magpuri dahil may isang makasalanan na nagbabalik loob sa Diyos. Marami pa akong sasabihin, pero ay pinako tayo ng Diyos dito. Ano ba ang pangarap mo, kapatid ko, para sa ating Amang Diyos na nasa langit? Kasi kung may pangarap tayo dito sa lupa, na inuubos natin ang pahiram niyang lakas, pahiram niyang karunungan, pahiram niyang talento, inuubos natin para matupad ang mga pangarap natin. Nakalimutan natin, kaya nga may people perish because of lack of knowledge na sinabi na ng Panginoon. For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, and plans to give you hope and a future. Tapos na ang pangarap ng Diyos sa atin. And the Lord now wants us to realize and understand what we're going to do. At anong dapat natin gawin? Mangarap din tayo ng mga bagay. Mangarap tayo sa spiritual, sa espiritu, para sa Diyos. At ang pangarap natin, in 2023, huwag mo nang hintay 2023. Mayroon ka pang isang buwan para sa 2022. Dadalhan kita, Panginoon, ng kaluluwa or mga kaluluwa na siyang magbibigay ng kagalakan sa iyong puso na kung saan magbibigay ka rin at magse-celebrate dahil sa isang makasalanang nagbabalik loob sa iyo. Mga kapatid, I know that the message today your hearts, especially sa atin na mga nakalimot na at hindi na nagkakaroon ng passion sa mga kaluluwang hindi pa nakilala sa Panginoon. Let's just do a simple test. Pag kayo po ba nakita ng isang tao na alam ninyong hindi pa mananampalataya, naaantig pa po ba ang inyong puso? Pag sinasabi ko naaantig, nagkakaroon pa rin po ba kayo ng desire, kailangan masiran ko siya, kailangan hindi ko siya iiwanan hanggat hindi niya tatanggapin ng Panginoon. Kung wala na po ang ganyan, isa lang pong ibig sabihin. Kailangan nating lumuhod, manalangin, at minsan panghingin ang kabigatan o ang burden sa puso ng Diyos. Don't you know that the burden of God are the souls of people who still doesn't know Him. Yan ang kabigatan sa puso ng Diyos. And if you fully understood the message of God today, then you will pray and ask, Lord, give me that burden. Give me that burden. Make me your mouthpiece, make me your hand, make me your heart to reach, to love, and to teach the word or the message of the kingdom for the people to be saved and to give glory to your name and to bring joy in your heart. I just sense the presence of God today. In the year of restoration, God is restoring the true essence of living as believers of Christ.
He's restoring the true meaning and the true reason why He chose us. For us to bear fruit. The fruit of a changed and transformed lives, living like Jesus Christ, our Lord and King on earth. So that people will see the power of God in our lives. That the moment we preach and share the gospel to them, they have no other choice but to choose to receive, believe, and have faith on Him. Because the proof of His works have been seen in our lives. Mga kapatid, kung wala pa po kayong pangarap para sa Diyos, panahon na para mangarap tayong lahat. At ang pangarap natin sa spiritual, bigyan ng kagalakan ang puso ng ating Amang Diyos. At ang kagalakang ito ay Kanyang inihayag sa atin sa araw na ito. Kaluluwa. Hindi para idagdag sa ating attendance. Hindi para sabihin dumami tayo. Kundi kaluluwa. Natsatsakin natin na pagdinala natin sa Diyos, makikita natin sa langit. At sila ay ating magiging korona. Korona ng ating pagmamahal sa Diyos. Kung nagmamahal ka sa Diyos, hindi ka matutulog at hindi mo pababayaan na hindi siya mabibigyan ng kagalakan muli sa huling pagkakataon. Ang kagalakan na Kanyang inaasahan ay ang mga kaluluwa na dadalhin natin sa Kanyang paanan upang magiging kaisa niya tayo sa pagtupad ng Kanyang layunin na siya'y bumaba sa lupa, nagkatawang tao, upang iligtas ang buong sanlibutan. Manalangin po tayo at ating hayaan ang Diyos na buksan ang ating mga puso. Muli, mangarap tayo. This time sa spiritual, bigyang kagalakan, parangalan, ibunyit, itaas ang Panginoon sa ating mga buhay. Panginoon, salamat po sa isang napakamaalab at maapuy na paalala sa amin. Patawarin niyo po kaming lahat kung sa pag-aakala namin ang pamumuhay mananampalataya o Kristiyano ay para lamang gawin at gampanan ng aming mga tinatawag naming gawain. Salamat at pinaunawa mo sa amin sa araw na ito na ang tunay na gawain ay ang makilala po kayo ng lubusan at manampalataya na kayo nga ang tunay na pinadala ng Diyos upang aming gayahin, aming sundan, upang sa aming pagpapahayag ng iyong mga salita, ang mga tao'y wala pong ibang makikita kundi kayo sa aming buhay na siya namang mag-udyok sa kanila. Natanggapin po kayo at sumampalataya sa inyo bilang Panginoon, Hari at Tagapagligtas upang sila'y papasok sa kalangitan na siya namang magbibigay sa inyo ng kagalakan at karangalan. Panginoon, dalangin ko ang grasya ninyo. Dalangin ko po ang iyong kapangyarihan, ang anointing sumaaming lahat upang sa aming pagdadala ng mga kaluluwa papasok sa inyong kaharian, sila po ay magiging inyong kagalakan at magkaroon po kami ng selebrasyon kasama po ninyo. Salamat po muli. Salamat at muli mo kaming ginising sa napakatagal na mahimbing na pagkatulog. At dalangin ko sa araw na ito, kung kayo pinakikinig, lift up your hands. In the name of Jesus, I pray that the Lord will release the grace to govern and the power to prevail to you. Deep inside your spirit, this word will never be forgotten. It will always remind us that we were chosen to live for Him and to obey Him and to glorify Him. And I pray in the name of Jesus that this teaching will always remind us to pursue Christ's likeness, to know Him, and make Him known. And if we will take care of His business, leading people to Christ, He will also take care of our business.
businesses. This is the word of the Lord, and I pray in Jesus' name that your table will never run out of food. The works of your hands will be blessed by the Lord. And your next generations will become fruitful, powerful soul winners. Because tonight or today, we've received the revelation. Giving glory to God is our passion. In Jesus' powerful name, this is my prayer. Amen and amen and amen. Kung kayo po ay mayroong mga prayer requests at mayroon po kami mga natatanggap ng mga prayer requests, kagalakan po namin at aming pong kaligayahan na kayo po'y maisama namin sa panalangin. The Lord loves you and we love you in the name of the Lord. Kung ang inyong po mga panalangin ay tinugon po ng Panginoon, please do inform us because we want to rejoice with you. Padala nyo lang po sa Ambassadors for Christ FB page. Pwede kayo directly na ipadala ninyo kay Sister Cora Bumbales Rama at kami po ay mayroong pong ilalagak na panahon para po ipagpanalangin kayo. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Wilson Rama. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Sama-sama tayo maglingkod sa Diyos. Dalhan natin ang Panginoon ng maraming kaluluwa upang magalak siya ng lubusan sa ating mga buhay. In Jesus' powerful name, this is my prayer, and I seal it with victory in the name of Jesus. Amen and amen and amen. Shalom!